Ayun guys, sa ngayon ang ituturo ko naman sa inyo ay yung this one, mass update. Okay, but before yan, kung hindi nyo pa napapanood yung mass upload ko, ayan, kung makikita nyo, may bago ako tayong product dito na mga ina-upload ngayon. Ayan, bali, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabay-sabay ko yan guys, ina-upload. Hindi ko ginamit tong ad new product na to. Ang ginamit ko guys ay ito, mass upload. Kung hindi nyo pa napapanood, ililink ko na lang sa description below. Panoorin nyo na lang yung mass upload para mas madali sa inyo yung pag-upload ng mga product sa Shopee. Okay? Sa ngayon naman guys, ang ituturo ko sa inyo ay yung this one, mass update. So, paano ba to? For example, may specific kang i-update guys sa mga sa product mo. Ayan, kung makikita nyo, ito yung mga product ko, mga damit na binibenta. Ayan, kung makikita nyo lahat guys ay puro yung mga damit kong binibenta ay 250. So hindi lang damit ang mga binibenta ko, meron din ako mga buto. Ayan, ito nga pala, may mga buto rin ako mga binibenta. Kaya yun, iba naman ng mga presyo nun guys. Ayan, ano ba yun? Patabunan ng mga puro damit. Okay, puro karami. Ito yung mga politi seeds, mga ganyan, no? Lagundi seeds. Mga ganyan guys yung mga binibenta ko. So, paano yun? May ibang presyo. For example guys, ganito. Gusto kong i-update lahat. Ayan. Lahat ng product na damit ko, medyo babaguhin ko yung presyo. Medyo tataasan ko kasi medyo tumaas yung cost of production ko. For example, gusto kong i-update sila lahat yung price. So, anong gagawin mo? Napakarami kong product na yan. Bakit nasabi ko napakarami kong product? For example, isang ganito. Hindi lang naman isang product yung isang product na ganito guys. Kasi, kung siya, siksik. Kumbaga, siksik siya. Paano ko nasabing siksik? Kasi, two variation kasi ako guys kada isang ganito para sulit yung paglalaman ko. Kung makikita nyo sa live view, ayan yung visual effects, check natin. Kaya napakarami mong i-update kapag isa-isa mong i-update yung price. So ang ginagamit dyan guys ay yung mass update na tinatawag, which is ginagamit kinakuha din siya guys sa Excel file. So ito, itong bagong gawa. Kung makikita nyo, may wala akong design, ayun, no? Tapos may extra small, medium, large. Okay, ayan, iba-iba yung mga feature nya. Then ayan, i-update ko yung presyo. Ibig sabihin, bawat isa dyan, okay, for example, yung design 1 na extra small magiging 2. For example, babaguhin ko, gagawin ko 350. Isa-isa yan babaguhin ko, di ba? So paano ko gagawin 'yon? Okay, punta ulit tayo sa may shop. Tip ko lang 'to. Just na may pinaka home ng seller.shopee.ph. Pinakita ko lang. Ayan. Kasi hindi lang naman 'yun ang product ko eh, kasi hindi ako yung isang product, isang upload la, kumbaga. Isang design ng damit. Ayan, isang design ng damit. Ako kasi 6x sa isang ganito. Kuminsan 10 ang pinakasagad ko talaga. 10 na may limang sizes na extra small, small, medium, large, extra large. So paano? Punta na tayo sa may kwan. Sa mass update. Click lang natin guys yung mass update. Okay. Pagka-click nyo, syempre mapupunta tayo doon. Medyo mabagal yung internet natin. Okay. Ito yung mass update natin. So pupunta lang tayo guys sa may download. Oh. Hanapin mo lang dito guys kung ano yung i-update mo. For example, basic information, ayan. Ayan, product name, SKU, product ID. Kapag wala diyan, punta ka lang sa sales. Which is dito mo makikita yung price. Ayan, editable. So punta, i-click mo lang guys yung sales info, then generate. Click mo lang tong generate. Then, automatic yan, guys. Okay, dito. Lalabas yan. Okay, lalabas dito yung 243 na product mo, na i-update mo. Then,
click mo lang guys yung download. Kasi ito yung Excel file natin. Then, oh, click mo lang guys yung download file. After nyan, puntahan lang natin doon sa may pinag-downloadan natin. Okay, dito yung mapupunta sa compress. Okay, so ito siya. Ito. 12, tama ano. Pantigin nga. O, 12, ito nga siya. So, unzip ko lang to. Right click nyo lang. Okay, meron akong meron na kasi akong na-try na ginanito eh. Delete ko muna to. Etong in-unzip ko na to, ito. So, ito ang i-unzip natin. Ito yung bago eh. Okay, so click nyo lang to. Dapat meron pala kayong WinRAR. Okay, para ma-extract nyo siya kasi naka-RAR file siya. Ayan, RAR. Ayan, nakakabulol. So, ito siya. Okay, kung makikita nyo, meron akong tatlong Excel file. Ibig sabihin lahat yan, lahat yung product ko andito sa may tatlo na to. So, click ko muna yung una, number 1. Pala yung update ko. Close ko nga muna yun, guys. Close ko lang yung Shopee t-shirt. Nag-upload kasi ako kalina eh. Okay, kung gusto nyo panoorin yung mass upload, yung maramihang upload, panoorin nyo lang guys. Ililink ko lang sa description below kung paano mag-mass upload na mabilisan sabay-sabay. So, ito siya. So, para mabilisan lang guys, ang gusto mo lang naman dito i-update ay yung price, tama? Which is this one, yung price. So, ang technique ko lang dyan para kasi may price dyan na hindi 250 eh. Kung makikita mo, pag trinap down natin, ayun o, may 10, may 20, kasi mga buto yun. Kasi may mga buto dun. Ayan. So, ang gagawin ko lang guys, para ang ma-update lang itong price, sineselect ko lang yung G. Okay, then kino-control F ko. Pindutin nyo lang control F sa computer. Okay, and then click nyo lang guys yung find and replace. So, ito lang gagawin nyo. Find nyo lang lahat ng 250 na price. Kasi yun lang naman babaguhin natin. So, babaguhin natin siya ng update natin yung price ng mga damit natin na 350. Then, click nyo lang guys yung replace all. Then, may lalabas na ganito. Okay, protected sheet. Kapag protected sheet yung pan nyo, hindi nyo ma-edit yan. So, ang kailangan nyo gawin, pupunta muna kayo dito kay... Okay, kay view. Then, click nyo lang yung unprotect sheet. Okay, click nyo lang yan, unprotect sheet. Then, isa pa ulit, replace all. Then, as you can see, okay, tingnan nyo yung na-replace niya, 1,881. So, napakadami nun. So, number 1 pa lang to. Ibig sabihin, napakarami kong product na damit, ano. 1,081. Kasi siksik nga guys yung bawat upload ko. Meron 10 design. And then, merong 5 sizes sa bawat isang grasong update. So, okay ko lang yan. Then, close ko lang. Close ko lang to. Okay. So, makikita nyo, naging 350 na siya. Save lang natin. Control S. Okay. Then, close na natin to. Pag na-save to, click lang natin guys yung close. That's fine. Then, punta tayo guys sa 2. Ganun lang din guys yung gagawin natin. So, ito guys, hindi ko naman talaga babaguhin yung aking presyo. Pinapakita ko lang to for the sake of... Para alam nyo din. Kumbaga, para mas mapadali ba yung buhay nyo kaysa yung isa-isa nyong baka isang araw. Hindi lang baka isang araw nyo siya i-update. Okay, ganito ulit. Ulitin ko lang. Highlights lang. Pero una lahat, kapag alam mo naman na to, yung tinuro ko kalina, punta na kagad guys sa review. Then, click nyo lang yung unprotect sheet. Okay. Para ma-edit nyo siya. Then, highlight nyo yung pinaka-column. G. Ayan. Then, control F. Find. Click nyo lang yung replace. Type nyo lang yung presyo ng babaguhin nyo. 250. Then, palitan nyo lang guys ng 350. Then, replace all. Then, automatic na si Excel guys. Oh, ito. Ang isang Excel files kasi, ang kaya nyo lang na ilaman ay this one na product. 8,000. Okay. Close na lang natin. Let control S lang natin para ma-save. Okay, then close natin. Last one. Yung sa 3 na lang tayo. Okay. Una sa lahat, punta na tayo sa review kasi alam na natin to. Oops, nagda-not responding yung aking Microsoft Excel. Wait lang.
review, then unprotect sheet, highlight G, control F, replace, 250. Then palitan natin ng 350. Okay, 350, then replace all. Okay, 1-3 na lang to. Ito yung last eh. So, ayun na. Control S ko na. Okay, ngayon na-save na natin lahat nung gusto natin baguhin. So, close ko lang. Okay, ang next natin dyan, punta ulit tayo doon sa may mass update natin. Punta naman tayo guys sa upload ngayon. So, ito napakadali lang din guys. I-select mo lang or punta ka lang dito sa may file mo. Yan, ipatama mo lang yan papunta sa gilid. Ayan, maghahati yan sa gitna. So, ang gagawin mo lang, highlights mo lang yan. And then, drag and drop mo lang dito sa select file. Then, automatic na. Yung parang mass upload lang din. Automatic niya nang kukunin yan. So, ba't ang tagal? Napahiya ata tayo ah. Wait lang natin. Ayun. Oh, as you can see, ito na siya. Waiting na yung uploading natin. Okay, makikita natin dyan yung action as you can see. Okay. Okay, na-update. Na-kwan niya na. Okay, done-done. Lahat. Ayun guys, kung makikita natin ay nag-process naman siya. Okay. Itong 2 natin ay done siya. Ibig sabihin, 1,900 na product yung na-update niya. Dito naman, ang na-process niya ay 134. Dito, 18. Ayan. Kumbaga, over. Ito, mga kwanto. Mga buto siguro to. Kaya hindi siya na-process. So, ilan? Check natin ngayon. Try natin puntahan ulit yung seller natin. Yung tawag doon? Yung Shopee natin. Seller.shopee.ph. Check natin kung nabago nga ba yung mga price. Okay. Yan. As you can see guys, nabago na. Kung kalina 250 lang guys yung mga presyo. Ngayon ay 350 na. Ay ano. Click nyo lang natin yung product kasi kukunti lang yung lumalabas. 16 lang eh. Click natin yung product. Ayan, para lumabas lahat. So, check natin. Ayan, kung as you can see, yung kalinang mga 250 ng mga damit na product ay 350 na. So, ganun lang kabilis mag-update ng presyo or ano pa man. Stock, pwede nyo rin baguhin dito. Napaka-simple lang. Okay, hanggang tingnan natin iba. Okay, so makikita nyo lahat 350 na. Yung kalina mga 250. So ganun lang guys, kapag meron kayong mga katanungan or kung suggestion na gusto nyo pagawa sa akin dito, just simply comment down below nyo lang. Okay, so yun, sana makatulong yung simple nating video sa inyo. Sana mas mapadali pa yung buhay nyo gamit yung mga patch tool natin. Okay, next natin to, attribute tool. So, yun lang. Thank you and God bless.